Try! What's up, vlogs? Welcome to my guys! Kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe at hit ang like button. Follow me also on Facebook, Real Ryan, Official Real Ryan on Instagram, and Rawraw Ryan on TikTok. Rawraw Ryan! Sa panahon ngayon, kapag ayaw mag-start ng kotse mo, malamang sa malamang, battery ang rason. Except lang kung nakalimutan mo magpagas at naubos na pala ang gas mo. Alam ko, marami dyan, masama ang loob kapag namamatayan ng battery. Isip kasi natin, gas lang ang usual na gastusin pagdating sa kotse para umandar. Pero wala eh. Every 2 years, sure, kailangan mo na ng bagong battery. Kaya kapag lumampas ng 2 years ang battery mo, sulit na. Kaya dapat matibay at mahaba ang buhay para makasulit. Hashtag, alam mo ba na may battery pala ang Hitachi? Na ang pangalan na pala ngayon ay Toflong? Ang slogan pala ng Toflong ay the heart of the vehicle. Kaya dapat, literal na tough na, long-lasting pa ang battery nila. Mga Japanese talaga, masyadong literal. At ito rin ang kadalasan na OEM battery ng mga Japanese car brands. JDM, number 1. Kaya hanapin Toflong Battery Philippines sa Facebook. At sa matters ng heart, alam ko, pagdating sa panliligaw, nakakatakot manligaw ng babaeng high maintenance. Kadalasan kasi, demanding. Kaya buti na lang, maintenance free na ang uso sa mga battery ngayon. Pero kahit na maintenance free, hindi pwedeng taken for granted. Ito ang 10 tips para maalagaan ang battery ng kotse natin. Number 1. Kapag hindi gagamitin ang kotse ng matagal na panahon, bunutin ang battery terminals. Hashtag, alam mo ba na kahit hindi mo ginagamit ang kotse, gumagana pa rin ang ibang electrical load tulad ng alarm, ECU, power door, clock, etc. na usually nagre-recharge naman kung araw-araw mo nagagamit ang kotse. Kaya kapag alam nang hindi gagamitin na matagal, mas mabuti nang bunutin. Number 2. Kapag ayaw mo naman bunutin ang battery terminal, need to start the battery every 2 weeks at iwan ito ng mga 20 minutes na naka-idle. Kaya dito, sadyang halata na mga cars ay meant to be driven. Number 3. Iwasan ang maraming accessory sa kotse. Hashtag, alam mo ba yung mga cigarette plug USB ports? Madalas naiiwan lang natin na nakasaksak. Nakadrain yan ng battery kahit na hindi naka-on ang makina. Tapos yung mga DRL na accessories, underglow, aftermarket stereo, mga naka-sound setup at kung ano-ano pang tinatap sa wiring. Number 4. Iwasan maiwanan na may buhay na electrical load ang kotse tulad ng headlight, taillight, dome light, hazard light at iba pa. Pero syempre, for safety reasons, please use personal judgment. Call mo na yun. Number 5. Iwasan rin makalimutan na hindi nakasara ang pintuan at trunk lid. Kapag hindi nakasara ng mabuti, may indicator sa instrument panel na hindi nakasara ang pintuan. Additional load yan sa pag-drain ng battery, lalo na kapag hindi rin naka-on ang makina. Number 6. Laging i-check kung mahigpit o maayos ba ang battery tie-down at terminals nito. Siyempre, kapag hindi mahigpit, hindi nakatransmit na maayos ang kuryente. Tapos kapag maluwag ng mismong tie-down, posibleng mag-loose connection or shortage. Number 7. Linisin kung may corrosion na. Nakakahina kasi ito sa pag-transmit ng kuryente galing battery. Magandang pagkakataon na rin na lagyan ito ng battery grease para iwas corrosion. At para sa mga nagtitipid, ito ang real tipid tip. Pwedeng mag-petroleum jelly. Number 8. I-check ang charging system ng kotse natin. Nakakasama rin ang overcharging ng battery. Ito, based on experience ko na lang, biglang may kakaibang amoy sa kotse na sobrang baho at nahihirapan akong huminga. Nag-release pala ng sulfuric acid ang battery dahil na-overcharge pala ng alternator ko yung battery. Isipin mo, na-overcharge. Kaya dapat, napapacheck rin ang charging system. PS, alam ko kasama to tuwing nagpapa-PMS sa kasa. Number 9. Huwag baliwalain ang mga check engine lights. Minsan, early signs ito na may short na wire na nagko-cause ng parasitic drain. At last but not least, number 10. Kung hindi maintenance-free ang battery, huwag kalimutan lagyan ng demineralized water kapag bumaba na ang tubig.
yung demineralized water talaga na pang battery ah, hindi yung iniinom natin. Sana nakatulong. So kung may nakalimutan man ako, comment down below. This is me, Real Ryan, bringing you real talk, real experiences, and real reviews. Don't forget to subscribe, like, and click the notification bell. Thank you for watching. Peace. Guys, 70% daw ng nanonood sa akin hindi pa subscribe. Kaya mag-subscribe na kayo. Thank you! Teka! Huwag mo munang i-click, kundi magbabayad ako sa Google. Kung gusto mo ng informative content tungkol sa car ownership, subscribe ka na sa channel ko, Search Real Ryan on YouTube, para maganda ang ownership experience. Thank you for watching. Peace.